Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagabang ng mga readings ko. Welcome back and thank you for subscribing my channel sa mga new subscribers ko dyan. And sa mga nanonood ng video na to at hindi pa nakapag-subscribe. And if you think you like what I'm doing here, if you think you like my reading, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. Yan, I will do a same reading, like titingnan ko kaninong energy, kaninong story to, anong story to, same as yesterday that I have posted, pero ibang reading to cause we never know kung anong story to. Ibang tarot deck naman yung gagamitin ko. So, I was going to use the Elemental Wisdom Tarot. Okay? Kasi yung yesterday is the new vision. So, now is the Elemental. Okay, tignan natin. Same, I was going to use the same tarot. I mean, Oracle card. The Island Time Wellness Oracle card. So, I was going to start. Takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat maka-resonate sa reading na to, okay? So, this could be a vice versa. Put yourself in a situation kung saan kayo din naka-resonate. Pwedeng nangyari na to sa inyo, mangyayari pa lang, or nangyayari ngayon. So, let's see. Let's see what happened recently. Mask. Okay, not showing the true feelings, hide personality, pretend, delude, and gaslighting. So, mask in the recent past or in the past. So, let's see for the present situation. Girl talk, time with friends, moving on, happy single, living in the moment, having fun. So, let's see for the future. What will be in the future? Self-indulgence. Focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. So, ang feeling ko dito in the recent past or recently or in the past na nangyari dito is parang you are pretending that you are okay. So, medyo in the past parang merong nangyaring painful or heartbreak or separation sa inyo in the past. And like feels like you don't want in a circle of friends together with your family ba or sino yung mga gusto kang makasalamuha. Parang adun ka sa point that you are with them pero yung heart mo is nasasaktan ka, and sometimes andun ka sa point na you are showing hindi totoo, parang nagfe-fake ka ng yung emotions. When you are with them, you are okay, you are smiling, you are like something na ganyan, pero deep inside nasasaktan ka talaga, like parang you are pretending na okay ka pero you are not okay in the past. So, meron nangyari siguro separation in the past. So, at this present situation, at this present moment, with the girl talk, andun ka na sa point that dahan-dahan ka na na nakaka-move on, na nakaka-recover, dahan-dahan ka na nagiging okay sa sarili mo at nasasanay sa na mag-isa and focus sa sarili mo at this moment. And you are already like having fun alone or with your friends, something like that. So in the future, nakikita ko din dito like sobra ka nang nakapag-focus sa self mo. You already know your self-worth this time at in the future. Parang you are already healed or nadun ka na sa point that in the future and then in the near future adun ka na sa point that it's time to heal na talaga. So, and you are like parang nire-reward mo yung sarili mo in the future that nagkakaroon ka ng self-appreciation, like we did it, parang ganon. So let's see, I'm going to pull cards about this. So, what about in the past?
what happened in the past. So what happened in the past? Okay, so you might be a Leo sign here, or a Pisces sign, or yeah, Pisces Leo talaga siya. Actually, Pisces Leo talaga to, mga cards na to lang talaga. The Sun card is a Leo sign, the Strength card is a Leo sign, the High Priestess is a Pisces sign, and the Hangman is a Pisces sign. So, pwedeng you or your person, okay, Leo Pisces is here. So, in the past, I can see that may nalaman ka na. Okay, nalaman mo na yung katotohanan dito. Meron ng clarity sa'yo about your relationship na parang hindi ka na naging masaya. Parang hindi na siya naging masaya because nalaman mo na. Like, you did try to make it okay. Na tinry mo siya maging okay, tinry mo na ayusin, pagandahin yung relationship, pero sa mga nalalaman mo kasi parang ano na eh, parang iba na, hindi ka na nagiging masaya doon. So lagi na lang kayo nag-aaway ng ano mo, ng partner mo, ng relationship ng person mo. Lagi na lang kayo nag-aaway and parang nakakapagod na to. And I think it's you who gave up on this fight and just walk away and end the cycle because you wanted to have a changes in your life already. So I can see that this person, like, hindi naman ginusto ng person na to, parang ayaw niya, pero ikaw yung nagdesisyon dito kasi sobrang confused ka na sa mga nangyari, hindi ka na nagiging masaya. And just feeling ko this pretending here, like in the past you are pretending to be okay pero hindi ka na okay. Siguro part na din to ng while you are in a relationship with that person, when you are with your friends or family or close na something, you are pretending that you are okay, na okay kayo, na ganyan. Kasi pinilit mo pang ayusin eh. Pinilit mo pa siyang ayusin na you gain strength na ayusin natin to, like okay lang tayo, okay pa tayo, pero hindi ka na nagiging masaya. So you are pretending here, kaya merong mas dito. So until sa point na hindi na talaga kaya, like very confused ka na sa mga nangyayari, and I can see na sobrang bigat to para sa'yo, like maybe you are overthinking about the situation, about sa mga nangyari, ng kasalanan ng person mo. And then, sobrang may bigat to sa'yo, parang burden to. And then, yung person mo is parang wishy-washy lang, parang parang hindi siya ganun kan nag-pay attention or nag-focus sa'yo kung okay ka pa ba, okay ka lang ba. Okay ka lang ba sa mga nangyari? What I need to do? Ano bang kailangan kong gawin para ganyan? This person became easy-go-lucky or wishy-washy sa sitwasyon. Like, hindi niya pinipay attention masyado yung nasasaktan ka, that you are not okay, but andun sa point na you are trying to be okay but you are not okay. So dahil sa mga nalalaman mo, dahil nga sa mga clarity dito, so in that process hindi ka na naging masaya and dahan-dahan na kayo nawawasak, sometimes nag-aaway kayo because of what happened. So hindi ka na sure. If you are married here, you are not already sure about your marriage anymore, na mag-work pa ba to or not. So hindi needed to na married, okay? If ever lang. So yun yung nangyari in the past, kaya nagkaroon dito ng mas because you are pretending that you are okay, that your relationship is okay, but then hindi na talaga, until sa you gave up na talaga in a fight. And dahil na confused ka na, you just wanted to be practical, you just wanted to move on. And you have decided na talaga, nag-decide ka talaga dito na I will going to walk away in this situation kasi hindi na ako masaya. So, yun yung nangyari in the past. So, you might be also dealing with the fire sign, Aries, Sagittarius, Leo. So, anyway, at this present situation, ando sa point na you are already moving on.
you are single and like you are trying to be okay, or you are okay right now. Okay, you are living in a happy and fun moment at this time. You are having fun with your friends, with yourself. Okay, so girl talk to. So let's see. Let's see about the true feelings kung you are really having fun being single, living in the moment, and having fun. Time with your friends. You are really pretending, girl. This is the hangman, the Five of Cups, and the Ten of Swords. So, ito yung ano, nakikita ko na parang you are really still until now pretending that you are okay with your friends. Pero okay yun siya. Para sa akin, okay lang yun. Kasi parang nilalabanan mo siya. Nilalabanan mo yung lungkot mo, yung pain mo. Kasi siguro nung time na gumive up ka na talaga, hinayaan ka lang niya. Hinayaan ka na lang niya because that was your decision. Hindi kanya hiyawakan or hindi kanya pinaglaban. Lalo na if you're dealing with fire signs or Aries sign. So because diyan ka naging masaya, okay, I will going to set you free. And at this present situation, you are living happy, having fun with your friends, moving on, having a single life. But then, you are just pretending that you are living in a happy single life with your friends. Pero many times na ikaw na lang mag-isa, you are alone, you are in pain, hindi ka pa naka-move on, masakit sa'yo yung mga nangyari. Lalo na, lagi mong iniisip yung betrayals na ginawa sa'yo ng person mo. How come he did that to me? So you are waiting here for this person na somehow you are waiting na ipaglaban kanya nung time na gumive up ka, yung siguro makita niya sa'yo na yung ikaw, like you are, makarealize siya ba na I need this person in my life, like, you know, pero naka-decide ka na, this is your decision, but like wala ka ng balak na habulin. So the energy I feel, the energy zodiac sign dito is the Leo sign. Okay, so, but anyway, kahit hindi Leo, okay naman. But check your placement, Sun, Moon, Rising, Venus. Baka may Leo sa placement ninyo. Pero, anyway, hindi to para sa Leo lang ha. This is for everyone who can resonate. Hindi lang to ba sa Leo. Parang malakas lang yung energy niya. Anyway, you have already decided naman na talaga about the situation. Pero somehow, hindi ka nakatulog sa gabi. Kasi parang feeling ko dito na I feel that you still want the communication with this person somehow, or you are waiting for this person na paglaban ka, na balikan ka, ipaglaban at ayusin ang lahat, magbago para sa relationship ninyo. Kasi hindi ka naka-move on dito, masakit pa din sa'yo, kahit pa sabihin natin when the times to your, with your friends, you are happy, you are moving on, you are okay, social media, you are like posting something that I'm okay, I am living in a moment, just you are having fun, pero deep inside you are still not same as before. Still nandiyan ka pa din. Pero para sa akin, if you are resonating this video, this story, is okay lang yun. Kasi it is a part of moving on talaga. Yung part kasi ng pag mag-move on ka kasi talaga, lumilingon ka pa talaga. Something, lalo na pag fresh, lalo na pag bago pa lang. Hindi mo maiwasan talagang ma-miss yung person, isipin yung mga nangyari, iiyak, mag-freak out sometimes in the night, you cannot sleep, thinking about the situation. It's really okay because it's okay to be not okay, di ba? Pero in what you are doing, while siguro in the daytime, you are with your friends, kung sa social media, you are in a group chat, something, nag-enjoy ka sa sarili mo, it's really fine, it's really okay. And at the night, you are crying that
mas malungkot ka. Kasi hindi mo naman pwedeng ipilit na hindi ka maging malungkot. Lalo na sa sitwasyon mo na to na nasaktan ka talaga. So, okay lang yun. It's like para sa akin. Kasi nangyari din to eh. Nangyari din to sa part ko na ganito. And then, you are enjoying. Then, in the night time, I'm crying. So, until sa maka-feel ka ng ano na, parang masanay ka na. Hanggang sa masanay ka, mapagod ka ng maging malungkot. Ayan. Ito yung ano ko sa present situation ninyo ngayon. That you are trying to be okay but you are not really okay. Dahil parang iniisip mo pa din yung mga nangyari and somehow you are still waiting for that person na to fight for you, to fight for your relationship, na ayusin ang mga dapat ayusin. Okay, so let's see about what is your fear. Ano yung fear mo sa situation na to? Oops. Six of Cups in reverse. So, Six of Cups in reverse, your fear here, kasi mahal mo yung taong yon. Mahal mo pa siya hanggang ngayon. Kasi nga, lagi mo siyang iniisip, diba? Lagi mo siyang iniisip, and you're still concerned about this person. However, you still feel the pain. Parang ganun. So, you are, yung fear mo dito is, what if makamove on ka na talaga? Like, you will going to feel that this person is already a stranger to you. So, what if na wala ka nang maramdaman na pagmamahal sa taong ito, hindi mo na siya mamimiss. What if makamove on ka na ka talaga? Ano kaya yung feeling na ganun? Like, kasi this time, iba kasi pag magmahal ka eh. Iba talaga yung feeling. Kasi sometimes you feel in pain pero you're still concerned. You still like looking forward for that person. Kung ano nangyari sa kanya, you still like feeling the, yung nag-care ka pa din, however, lalo na kung madami kayong pinagdaanan, nasanay kayo sa isa't isa. So, nandun yung pagmamahal, nandun yung care, nandun yung miss, nami-miss mo siya. So, yung fear mo dito, paano pag hindi ko na siya nami-miss? Paano pag naka-move on ko na siya, na naka-move on na ako? Paano na siya? Parang ganun yung ano mo. Parang you are very concerned with this person. So, let's see about your hope. Let's see about your hope. Okay, you are hoping for reconciliation. You are hoping for, alam mo yung mabuhos mo lahat ng sama ng loob mo. You are hoping for a communication para mabuhos mo lahat ng sama ng loob mo. Yung masasabi mo sa kanya lahat ng nararamdaman mo. Kahit magkaroon pa kayo ng confrontation or magtalo pa kayo habang basta mailabas mo lahat ng sama ng loob ng nararamdaman. Parang para sa'yo dito, para maintindihan niya. Para magkaroon siya ng spiritual awakening. Para ma-awaken siya sa mga nangyayari, sa mga nararamdaman ko, para maintindihan niya ako. Baka sakali maipaglalaban niya pa yung relasyon namin. Parang ganun. Baka sakali na ma-realize niya na mahal niya pala ako. Parang ganun. And para ayusin. Baka sakali maayos pa to lahat ng to. So, this is your hope. Kasi feeling ko dito, nung time na this person let go of you already, parang hindi siya nakipag-usap na sa'yo. And then, kaya you are waiting for communication. Kaya pala you are waiting for communication here because you wanted na malaman niya kung ano yung mga tunay na sa loobin mo, yung mga naramdaman mo, yung mga sacrifices mo ba, basta lahat, para maintindihan niya, baka sakali, pag maintindihan niya na makarealize siya, na maano niya yung magkaroon siya ng spiritual awakening about sa mga ginawa niya sa'yo. So, baka maayos pa. So, you are still hoping for that situation. So, let's see in the near future, what will going to happen in the future. So, this is the self-indulgence. Okay, so, focus on self, self-worth, time to heal. Kaya pala may time to heal dito kasi
at this present situation, kahit you are already enjoying yourself being a single, hindi ka pa din healed. Kasi hindi ka pa din naka-move on. Masakit pa sa'yo yung mga nangyari. You're still lonely and unhappy sometimes. Lalo na sa gabi, hindi ka nakakatulog sa gabi. So, you are happy in the daytime with your friends, okay? Family, social media, but then at night, doon ka parang lugmok ka sa sakit sa gabi. Kaya pala nandito. So, let's see about what will going to happen in the near future. Andito yung shadow work and andito yung manifestation. Okay, the magician card. Okay, so at the in the near future, okay, I can see that you did manifest this person to come back into your life. Etong person na to na magbago siya to come back into your life, you are manifesting talaga. But then the manifestation is failing. Parang nag-fail yung manifestation mo. Bakit? Parang hindi siya nag-work. This kind of manifestation is parang itong kind of magician kasi parang bad trip eh. Kasi parang nagalit siya, tinapon niya lahat. So, you are manifesting, you did manifest this person to come back into your life. Pero parang hindi siya hindi siya nag-work. Pwedeng manifestation, pwedeng rituals, okay, some of you, pwedeng ganun. Kasi nandito yung shadow work. Ibig sabihin, may mga rituals na ginawa, pwedeng may mga rituals or may manifestation na ginawa, but then, failed siya. Parang walang nangyari. So, kaya this time, parang nagkaroon sa'yo ng clarity lahat. Parang nagkaroon sa'yo ng clarity with the Temperance card here that, wala na. I need to heal. It's time to heal na talaga. Nandito sa Oracle card with the self-indulgence is that it's time to heal. Mag-focus na ako sa self ko this time talaga. Kasi parang hindi na to, see, nandito yung focus. So, you are going to focus on yourself. And feeling ko dito, like, you did thought about, yung relationship ninyong dalawa parang unsureness na. Parang hindi na sure kung magkakaroon ba or hindi na. Feeling ko merong dadating sa'yo eh. Parang merong dadating sa'yo with this Knight of Cups. Somebody will come in your way to offer you a love and commitment. Yeah. Merong darating sa'yo. Might be an LDR. Okay, so somebody will going to move forward towards with you naman. Might be this is a new one. Kasi medyo parang una to maging friends mo to siya, then maging close kayo. Pero parang trap ka kasi totally nandun ka pa sa point na nag-decide ka pa talaga, like totally 100% decide na mag self-worth na ako this time. Mag-move on na talaga ako, mag-heal na ako from my ex and dumating siguro tong new sa buhay mo. So medyo na-trap ka kung anong gagawin mo kasi medyo hindi ka pa talaga like totally na naka like you still meron pa ding hope. Totally sobrang minahal mo talaga yung ex. So pero merong darating sa iyo na bago. And in the near future. So yun yung maganda doon kasi magkakaroon ka ng inspiration kahit papano. Pero ang sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa mga clients ko, kahit sa mga readings ko sometimes, my advice here is like, if you are not sure, if naka-resonate ka sa reading na to, because time will come that this person, somebody will come in your way, a new one. Okay? Pero hindi ka sure kung about this person kasi trap ka pa from the past kahit papano, kahit nandun ka sa point na magpo-focus ka pa lang talaga eh, mag-heal, time to heal ka pa talaga and parang adun ka sa point na kahit papano, na-appreciate mo yung self mo sa mga nangyari na naging strong ka kahit papano sa nangyari sa relationship mo before or recently, pero nadun pa din sa point na you still wanted na magkaroon kahit friends man lang, hindi pa talaga nawala talaga sa'yo totally yung feeling, okay? So sabihin natin na you still
you are in a moving on process and almost there ka na talaga in moving on. Pero you still hoping na kahit maging friends man lang kayo. And the one and a new one will come in your way. Okay, so para sa akin is if hindi ka sure kung may darating man bago sa relationship mo, if hindi ka sure, then wag mong i-attempt na i-accept that person in your life. Kasi mahirap kasi we never know what will happen in the future. Yung tadhana, paano maglaro yung tadhana, hindi natin alam. Kung hindi ka talaga sure sa bagong person na darating sa buhay mo, na medyo trap ka, medyo nagugustuhan mo siya, pero parang trap ka na baka... Kasi you are still into someone from the past. Might be that was your husband or what. Or sobra kayong nagmahalan noon. Madami kayong pinagdaanan. So, parang kahit papano, kahit nakafocus ka na in moving on, eh, medyo a bit of lumilingon ka pa. Ganon. So, wag mo lang munang tanggapin yung approach or yung offer na new person sa buhay mo. Kasi, if that new person do really love you or willing siya to love you, willing siya sa'yo na tanggapin mo siya sa buhay niya, is we're going to stay and we're going to be there to do some effort na maghintay sa tamang panahon, sa tamang oras na para sa'yo talaga. Okay? If that person is really totoo siya sa'yo. So, kaya niya maghintay until sa okay ka na, naka-move on ka na. Parang ganun. And para hindi magkagulo, kasi sabi ko nga kanina, mapaglaro yung tadhana. We never know one person, that past person will automatically will come back. And ano ka pa, yung nandun ka pa sa point na ganun pa yung moving on mo. Like moving on, then lilingon, moving on. May magang ganun sequence, right? Lahat ng mga naka-move on dyan, may ganun talaga. Lilingon ka, then move on, lilingon, move on. So, adun ka pa sa process na ganun. Nasa middle ka pa nun eh. Hindi ka pa totally na lumagpas ka na talaga sa wala na ka nang pakialam. So, may a bit of lumilingon ka pa. So, what we never know what will going to happen na tinanggap mo tong bago sa buhay mo. Naging kayo, nagkaroon kayo ng relationship. And then that past person did come back. What if husband mo siya or some of you, okay? Or some of you nag-anak kayo or some of you. Pero wala naman ako nakita dito, okay? Family, wala naman. Or sobra kayong nagmahalan before, then nag-come back. So, ma-confuse ka ngayon, di ba? We never know kung ano yung nararamdaman mo. Baka bumalik, something. So, problema yon, malaking problema yon kasi nandyan na yung bago. So, wag mo muna siyang, yung advice ko dito is, wag mo muna siyang tanggapin. Just let him know, explain to him or her about your feelings, your situation, your moving on process. Okay? Explain to that person if makaintindi siya, if kaya niya maghintay. Nandyan yan, maghihintay yan. If that person was meant to be, or if that person is meant to be for you, then it will be. Maghihintay yan, nandyan yan. Pero, at hanggang sa makamove on ka na talaga sa past mo. Hanggang sa makamove on ka na from this person talaga. Like, totally stranger na siya sa'yo. Like, wala ka nang nararamdaman as what you are fear here. Ano yung fear mo dito? Yun, kung nang mangyari yon, then... Kasi malalaman mo naman kasi pag ready ka na to fall in love, then ready ka na kasi tatanggapin mo na. Pero some people kasi, some especially sa woman, they accept new person in their life to tap the pain. Yung nasasaktan ako ngayon or recently, hindi pa ako naka-move on, then may dumating na bago, so tatanggapin nila yon para matap yung pain, maging inspired, ma-inspired sila. And then, magkagulo kasi nga hindi pa siya naka-move on from the past. So, the past, yun yung magiging problema nila. So, yun. Mas maganda yung self-worth muna talaga una.
ayusin mo muna yung buhay mo, yung be the right person for yourself first, yan. Self-worth, and yun muna. And then, saka na, we never know what will happen kasi in the future, whatever will happen, then if it's meant to be, then it's meant to happen talaga. If this person, siya na yung para sa'yo talaga, then siya na yung para sa'yo. Maghihintay at maghihintayan hanggang sa kailan ready ka na. Andyan yan, hindi yan mawawala. So you don't have to worry, you don't have to be afraid na baka mawalan ka or whatever. Right? Dahil nga, nandyan yan, naliligaw sa'yo or whatever. So, if totoo siya sa'yo, yung bago na yan, totoo siya sa'yo din, totoo siya. So, maghilom ka muna sa past, sa mga past nangyari. Kasi feeling ko sa reading na to, sobra mong minahal yung isa talaga. Sobra mong minahal yung past mo. And you are waiting and you are waiting. You are waiting in the present, you're still waiting. A bit of waiting in the future. So, sobrang deep yung naramdaman mo para sa taong yun talaga. But, nagiging practical ka lang, kaya hindi mo masyadong pinapakita to, like, publicly. So, let's see. I also feel a Scorpio sign here on your part. Pwedeng Scorpio to. So, anyway, you might be dealing with Gemini, Virgo, Sagittarius, okay, yun yung mga nakita kong main, Cancer, Scorpio, Pisces, you or your person. So, I'm going to pull an oracle card. Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. So, this is a healing for you. Healing for you and your person. Parang healing to para sa inyong dalawa. And, yun nga. You need to heal first. You need to heal first talaga. Kasi pwedeng hindi siya nagparamdam sa'yo dahil kailangan niya mag-focus din sa sarili niya na mag-heal din siya and magbago din siya bago siya babalik sa'yo. Parang may mga lalaki kasi ganun eh, na ayusin ko muna yung sarili ko, yung buhay ko, bago siya bumalik sa'yo. May mga ganun talaga. And then, babalik siya sa'yo yung pinaka-okay na siya na tao sa buhay mo. Okay, you never know. And at least, binigyan mo ng space yung sarili mo to heal as well and to focus on yourself as well and to reach your goals, to be practical, to all about you first. Okay, prioritize yourself first. Malay mo, ganun din yung ginawa nung ex mo, and pag babalik siya sa'yo is ganun na, okay na, like there will going to have a second chance. We never know, right? So yun. So that is my reading for you guys. Thank you and God bless.